ayan guys, punta lang kayo sa Google and then search nyo yung Google AdSense. So, pag nandito na kayo, click nyo itong tatlong dot. So, ayan guys, pagkatapos nyo i-click yung tatlong dot, ito yung lalabas dito. So, scroll down nyo lang guys until makita nyo yung pin troubleshooter. So, i-click nyo itong pin troubleshooter. Ayan, tapos ito yung lalabas. Personal identification number pin troubleshooter. So, ang first question dito guys is, are your earnings greater than the verification threshold? So, ayan, kung nakuha nyo na yung $10 na verification threshold. So, yes. Click nyo yung yes. And then, the next question na naman guys is, have you received your PIN? So, since hindi natin na-receive yung PIN natin, kaya nga tayo nagmamanual. So, click nyo yung no. And then, next question na naman, have you already requested 3 replacement PINs? So, yes. Kasi, naka-3 beses na tayo nag-request ng PIN. So, click natin yung yes. And then, ito yung next na lalabas. You'll have 4 months from the date your first PIN is generated to enter it in your account. If you haven't entered it after 4 months, will stop showing ads on your pages. Please contact us to verify your account. So, pag hindi mo pa na ano yung PIN, na-receive yung PIN in 4 months, guys, mawawala yung ads natin sa ating video. So, i-click nyo itong contact us. Ayan. And then, ito yung lalabas, guys, personal identification number PIN. So, may note dito na please note that we are unable to verify your PIN manually until 30 days have passed since we've issued your third mail PIN. We ask that you kindly only contact us in relation to your PIN after this period for a quicker resolution. So, dito guys, fill upan nyo itong name, contact email address, and your agent's publisher ID, at saka itong submit an attachment. Mag-submit kayo dito ng inyong ID. So, may nakalagay dito na government issued ID card, bank statement, telephone bill, rent receipt. So, ang ilalagay nyo dito sa name na to guys, pangalan, is yung pangalan nyo rin sa Google AdSense nyo. Tapos, dito naman sa email address, yung Google, ano din, sa Google AdSense nyo din na email address. And then, yung AdSense Publisher ID nyo is, i-copy nyo na lang, and then i-paste nyo dito. Tapos, ayan, so, ang sa akin guys, ang ginamit kong ID is, passport. And then, pagkatapos nyo itong fill upan lahat, guys, click nyo yung submit. Ayan. Yung submit, i-click nyo yan. So, pagkatapos nyo i-click yung submit, guys, ito yung lalabas. The form has been submitted to AdSense support. So, ito siya, guys. Ito yung lalabas. So, ito na yung ano guys, sa yung first email ng Google AdSense sa akin. Ito. And then, ito naman yung next, yung second na email ng Google AdSense sa akin. Thanks for sending your... So, na-approve na yung PIN ko. So, ayan guys, I hope na may natutunan kayo sa video na to. And please don't forget to subscribe and hit na rin yung bell button.